afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel. So akin lang pong bibigyan ng maikling pasada to, yung tungkol po sa Sphagnum. Ayan. Pero mas alam ko maraming mga interested sa topic na Sphagnum eh. No? So didiscuss ko lang po ano yung aming setup no sa Sphagnum. Kung ano, to tell you honestly no, nung mga nakaraan, wala na kaming live Sphagnum. Meron na lang kami kakaunti. Ito, mamamatay na nga eh. No, ayan. Hindi pa nadiligan ngayon. So, ayan na lang yung natira naming Sphagnum na live. No? Yung ibang mga live namin natuluyan. Bakit natuluyan? Hindi namin kasi inalagaan. No? So, naleglek sila. Diyan sa baba. Ayan. Kung nakikita nyo yung baba dyan. Hindi namin sila nadiligan. So, masyadong naging humid. Eh, pagka-humid syempre at hindi mo inaalagaan yung lugar no, so ang tendency nun eh amagin no, so pag nagkaamag yan at nagkaamag yung Sphagnum so delikado yan kasi bukod sa papangit yung quality ng Sphagnum mo eh babaho no? Papangit, babaho tapos eh mamamatay talaga, matutuloy yan. Hindi naman sayang dahil pwede mong gamitin yung dried no na Sphagnum moss. Pero, di ba, mas gusto natin yung dried. So, yung ganda na nga ngayon eh. Pati ako na-amaze sa ganda nila. Ayan. So, ayan, natignan nyo mga heads oh. Di ba? Ayan. Ako parang... kung malinaw yan sa inyo. Ayan. Mas maganda yata pang video ko ngayon kung yung isang cellphone. Parang loggers na tong ano, cellphone ni Mrs. Ang daming laman kasi na video eh. Pero sige lang. So ito pong mga live Sphagnum no. Ang magandang setup nito ay sa ano, yung kahit papaano may hangin no. Kung hindi siya ganun ka init, hindi rin ganun ka humid ng gusto. Kasi dito sa atin, no, sa parang hindi no, galing kasi ito sa ano eh, no, ito galing yan sa mountain province. So, pagdating niyan dito, eh hindi mo alam kung mabubuhay mo ba. Kasi syempre, ano rin yan, no, may buhay rin yan. So, kailangan mo siyang bigyan ng mga basic, ano nila, requirements or needs nila no, bilang isang living organism no, sabihin natin na gano'n or yung ano no, isang Sphagnum no, na kailangan nila yung basic ni ano nila needs. Ang gulo ko no. So ang una ang kailangan nila eh ayun nga, rainwater no. Mas gustuhin nyo ng mag ano no, simple pero strictly sundin nyo to. So, ang gusto nilang tubig, rainwater, tulad ng carnivorous plant, pwede rin ang distilled. Actually, mas maganda yon. Kaya lang, magastos. So, rainwater, kung hindi distilled, yung blue na container na binibili, 20 pesos, 25 pesos per container, di ba? So, pwede nyo yung gamitin. So, dito tayo. No, na pang dilig. Kaya rainwater ang naisip namin dito. Kasi nga, kung reverse osmosis siya, it's either magpakabit kami ng reverse osmosis filtration system o kaya bibili kami. So pag bibili kami ng tubig, masyadong mahal po yun eh, di ba? So tapos ididilig mo lang sa halaman. So ano, ang naisip namin, mag-invest na lang kami one time sa mga container. So nag-umpisa kami sa blue drum na 200 liters. Bumili kami ng isa, tapos nadagdagan yun ng mga ilang piraso. Alam ko parang 6 or 7 no? Nung nakabili na kami ng blue drum at masaya na kami at nadidiligan namin yung mga plants namin, dumating sa punto na so nagtag-init. So mabilis na ubos yung 7 tag 200 liters na drum na yon. So sabi namin, bili tayo ng IVC tank. Kasi isang IVC tank is 1,000 liter. So yung 7 na yon eh, please no, may laban na yung isang IVC tank sa 7 blue drum. So ang ginawa namin, hanap kami ng isa.
At nung time na yon, sabi namin, dagdagan na natin, hindi lang isa. No, total, nandito na tayo sa bilihan, nakita kasi namin yung bilihan na mura. So bumili na kami ng dalawa. At yung isang kaibigan ko, meron rin siyang isang binibentang IBC tank. So dinagdag na namin yon. So kaya ang naging siste, meron kami tatlong IBC tank. So that's equivalent to 3,000, di ba, liters ng rainwater. No, pagka napuno yun, di ba, ang galing ko sa mat. May allergy ako sa mat. So ayan. So yung 3,000 liters of rainwater plus yung 1,400 na rainwater dun sa blue drum naman, no? So nagkakasya na po yun sa buong isang taon, no? Dati-rate, no, inakabahan pa kami na maubos kasi sobrang init nung bago mag-pandemic, no? Pero ngayon po naging mas umuulan na mas madalas. So napupunuan po yun at hindi talaga nauubos, no? So pinagpapasalamatan natin yung Panginoon, no, sa pagpuprovide niya ng rainwater sa atin. So inisip ko kung tutuloy ko itong video na ito na ganito yung quality ng ano. Pero ang mahalaga naman, malaman nyo yung basic, no? Bukod sa tubig, nai-discuss rin natin yung paaraw sa kanila. Ano ba dapat? Direktang direct sunlight or dito sa shaded na area, no? Para sa akin, no, para may additional protection, no, dito na lang sa medyo may lilim ng kaunti, no? So para hindi siya laging napupuntahan ng tiyong dahon, hindi siya lagi nalalaglagan ng tiyong dahon, hindi siya na lalagyan ng mga dagta ng mga, no, ng mga grapes or kung ano mang meron kayo doon na pwedeng makadumi, no, ibig sabihin kailangan niya ng protection, no, para doon sa mga dumi-dumi kasi once na matabunan niyan mahirapon sila mag-photosynthesis. So mas may exposure sa araw, mas maganda, no? Pero kailangan niyo rin isipin na balansehin niyo naman, no, kasi kung masyadong exposure sa liwanag ng araw, siyempre mas mainit, di po ba? So kung mainit na yung lugar nyo at direct sun pa, so maaring masunog rin yung head ng sphagnum moss. So ano bang itsura nun? Sa ngayon wala kaming burned heads ng sphagnum moss kasi may shade kami, natural shade itong grapes. Pero dati nakaranas kami, nangingitim talaga yung heads ng sphagnum moss. So medyo matagal bago matanggal yung pangingitim na yon, kaya sana, no, huwag niyong paabutin sa ganung punto na ayan, na ano siya, na ma-burn siya. So sa isang sign pa lang, no, na natutuyo, nagpuputi-puti po, no, nagpuputi-puti yung heads niya. So isang sign na po 'yun na maaring papunta na 'yon sa pagkasunog. So maari rin, no, ito pa yung isa, ha, hindi lahat ng pagpuputi papunta dun sa pagkasunog, no, ng mga heads ng sphagnum, no. May isa rin na pag napaka less or kulang yung liwanag na binibigay nyo, may pwede rin yung sign na pamumuti. Na syempre, di ba, pag walang photosynthesis yung isang halaman, yung nagdidilaw siya, no. In this case, nagpuputi siya kasi hindi naman wala pa ako nakikita nagdilaw na sphagnum. So ayan, lapit tayo dito naman, may dumi rin, ayan. So ayan, ayan. So tatanggalan nyo rin yan ng mga damo kasi hindi rin maganda na may mga damo yun. Ang dapat makita nyo lang dyan is sphagnum moss. Pag may tumubong carnivorous plant yan, ayos lang. Pero yung mga ligaw na damo, tulad na lang neto, ayan. So tanggalin nyo yan kasi hindi nyo mamalayan, no, sobrang kapal na nung damo dyan. At pag binunot nyo, mapapangit yung landscape ng inyong napakagandang sphagnum moss. Ayan, yung okay magkaalala, no, pagka may mga parte na parang maputi-puti pa si sphagnum moss, matatabunan niya ng green, no, after few weeks, after some time. So ayan. So ito, alanganin na mabuhay ito, pero inilagay namin sa gantong lalagyan ng itong mga brown na to kasi galing rin yan sa live,
So may mabubuhay dyan, ginagamit yun namin minsan kapag kami ay nagpre-repot. Kasi may mga natira pa dyan mga ano, heads ng Sphagnum na buhay. So yun, ano pa? Bukod sa tubig, no, na low ppm, na malinis, ano pa kaya ang pwede nating isama? So may naisip pala akong trivia, no, or tip sa inyo na totally nasagi sa isip ko eh. So maganda pong i-share din to. Tungkol po yun sa Sphagnumos naman din. So ayan, no, sa yung Sphagnumos nyo po, no, pagka ganyan nakaganda, no, pwede nyo po yan ilagay sa loob ng bahay nyo, no, halimbawa sa loob ng room nyo mismo. Bakit nyo lalagay naman sa room, sir? Ayun, no, may puro kalat na lang ang Sphagnumos sa loob. Hindi po. Napakaganda nitong pangtanggal ng mga allergen sa hangin, no, at talagang mapipil mo yung freshness ng hangin sa loob ng bahay or kwarto mo, no. Kung ikaw ay napupunta sa mga taas ng bundok or sa rainforest sa kagubatan, maaamoy mo yung amoy na ganun. At napakasarap ihinga, no. At kung may mga may ubo, asthma, or yung mga may mga sakit na nahihirapan sila mag-absorb ng oxygen, no, so ang ganda po nito na ilagay sa loob ng bahay, no. Tapos mag-ano kayo ng ilang tray, siguro dalawa yung pinaka-list, no, para may pagsasalit-salitan kayo. Kasi halimbawa after 2 to 3 days, no, ilabas nyo na yung nasa loob na Sphagnumos, tapos palitan nyo naman, no, nung nasa outdoor, no. So salitan lang yung isa, ipapasok nyo. Tapos susunod, yung pangalawang tray naman yung ipapasok nyo, ilalabas nyo naman yung, no, nag-stay na sa bahay nyo, no, ng ilang araw, no. Ginawa po namin yan nung yung aking anak ay nagkasakit. At ako rin, ubong na ubo ng ubo. So, ang laking tulong po talaga. Nilagay ko po ito sa gilid ng higaan namin. At hindi po sa psychological, ano lang, talagang very effective po talaga. So, ayun, no. So, sunod natin, no, rain or yung tawag dito yung patubig, tapos yung sunlight, no, ano ba, so pa bang pwede natin i-discuss dito. So yung lalagyanan niya, no, mas maganda yan kung merong drainage talaga. Ang problema lang eh, dilig ka ng dilig, no, so mabibisi ka naman. So ang ginagawa namin, no, naka-tray po yan, pero pagkat nag-uulan, no, binababa namin tong mga plastic na to, no, para de-drain siya na de-drain. Pagka mainit naman tulad ngayon, so naka-water tray sila. So, para sa amin, ayun ang mas madali, no. So, kung may iba pa kayong system, pwede nyo i-share, no. Yung mga bug setup na yan, pwede rin yun. So, yung iba naman dati, tinry namin, naka-plastic lang talaga sila ng mahabang panahon. So pwede rin 'yon. Kaya lang, ayun nga, prone din sila sa yung naglalagkaroon ng amag na puti sa loob. No? So mas maganda yung naka-plastic kasi hindi kayo magdidilig kahit tatlong buwan na. No? Nagsi-circulate lang yung moisture sa loob ng plastic bag. Kaya lang pagka nagkaroon ng contamination, pagbukas kayo ng bukas, no, ay magkakaroon ng amag. At bukod doon, pagka sa time na kailangan nyo na ng Sphagnumos at nasa plastic lang siya palagi, no, hindi siya ganun katibay, no, pagka ginamit nyo na. Kasi namamatay siya agad kasi nga nasanay siya sa high humidity na setup. Hindi tulad ng mga Sphagnumos na nandito sa labas. No, laking hirap yan ngayon. No, pagka tag-init, minsan may kakalimutan ang pandiligan. No, pero pagka ano, eh, talagang napakaganda po ng mga outdoor grown na Sphagnumos rin, no. Nasasabi ko yan kasi po eh, meron kami mga Sphagnumos dati na umabot ng ilang taon. At yung heads nila talaga eh, napaka, yung round na round talaga, tas ang lalaki, no. Same Sphagnumos po yon na nandito sa atin sa Pilipinas, no. Pero nagkakaiba sila sa pagtubo dahil sa yung environment na pag-aalaga mo at yung kung paano mo sila inaalagaan. So makakatulong rin siyempre na yung Sphagnumos, no, ay yun nga, minimismo ng regularly. Ayan, no.
So, pag dumating po yan na medyo, yun nga, medyo patay na, no, huwag kayong panghinaan, mabubuhay pa rin yan. No, naalala ko pa dati yung ilang linggong bago dumating yung Sphagnum dito sa amin. Pagdating, talagang puti na, no. Puti, minsan brown or ano na, yung mamula, yung pula kasi. Tapos yan, mamumuti, no. At ayun pala, no, pagkakararating lang yan, medyo green, di ba? Sa ilang araw, mamumuti. Tapos huwag nyo lang galawin yung Sphagnum na yun. Magigreen uli yun. No, hayaan nyo lang, no, continuous nyo lang yung misting at yung pagpapaaro sa kanila. After some time, magkaka-recover po yan. At makikita nyo na magigreen sila uli. So, ayun lang kasi, yun, napagdaanan na po namin yan. At asawa ng Diyos eh. No? Na ano po namin yan. Kumbaga natutunan na namin paano sila i-handle. So, ayun lang muna siguro sa Sphagnum. At sa Sphagnum po pala, walang masyadong peste ang Sphagnum. Kasi nga, mabasa sila. No, halos malunod yung mga peste dyan. No? Huwag nyo lang talaga sasadyain na may peste yung halaman. Itatabi nyo mismo sa Sphagnum. No, may mga peste talaga na wala na silang makain. Siyempre, pagtsatsaga na nila yung Sphagnum. No? So, kaya maganda minsan nauulanan sila kasi pag nga nabababa dyan, tumataas yung tubig, ayun nga, namamatay yung mga peste, no? Parang tao, di ba, ayaw naman natin tumira sa laging binabaha. So, ganun din yung mga peste, ayaw nila yung matubig masyado, no? So, wala na akong maisip na pwedeng idagdag dito. Yung isa lang na pinakamahalaga siguro na panghuli, no? Huwag na huwag nyong lalagyan ng chemicals, any chemicals maliban sa rainwater. Ayan, so kasi pag nilagyan nyo na chemicals yan, sabihin ko sa inyo magsisisi. Sabi nga, di ba, masisira yung buhay mo. Ayan, so mamamatay po yung Sphagnum nyo pagka inispray nyo yan ng mga pag dito chemicals, no. Yung maxi okay lang, pero pag nasobrahan kayo ng maxi, mag-a-algae kasi ang Sphagnum. Mabilis lalaki yung Sphagnum sa umpisa kung tama yung application nyo. Pero pag nasobrahan yan at laging basa, tapos po kayo. No? So kaya kami, mas safe na rainwater lang. No? Yung maxi para yan sa mga carnivorous plant at sa mga mahal nating halaman ng mga orchids, ganyan, pwede yan. No? Pero sa Sphagnum, mas less yung tag dito, yung chemicals mas maganda. So ayun, may nakita ako dito habang nagdadaldal ako. Merong red Sphagnum dito. Kasi may nagtanong dati, meron po ba kayong red Sphagnum? Actually, marami. Kaya lang, pag dumating dito, nagigreen na sila. No, no, ayan, ito yung red. Ayan. No. So ayan, nagigreen na yan. No, pagka acclimate, no, sa ewan ko, dito sa Cavite, no, siguro dahil siguro may ano rin, merong kinalaman dun yung high altitude, high humidity, exposure sa sunlight, yung temperature sa mountain province, eh ayun po, no. So kayang-kayang palakihin to sa direct sunlight dahil sa malamig doon at yung humid. Pero dito sa atin, no, tas naka sa bubungan pa natin 'to pinalalaki. So, ang tendency talaga, no, ay ilagyan natin ng shade, so maglililim 'yan, yung pagiging red niya mababawasan. So, meron din akong pure red na Sphagnum dati. No, in the end, no, ay naging green din. So, may time na nagre-red 'yon, pero sa time po 'yon na sobrang init ng panahon. So, ewan ko, no, kung anong magiging conclusion nyo doon. Pero, ganun po yung aming experience dito. Pero, mapag-green man yan or red, no, ay napakaganda po nito sa ating mga carnivorous plant. Ganun din sa atin bilang nag-aalaga ng mga Sphagnum. So, yun lamang po. God bless and bye-bye.